Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng Marawi City. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga pangunahing pangangailangan ng mga taga-Marawi, kabilang na ang kuryente, tubig at pabahay. Si Kenneth Paciente sa detalye. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation na mas paigtingin pa ang mga hakbang para sa pagsasaayos ng Marawi City. Sa sectoral meeting sa Palasyo, partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga pangunahin na pangangailangan. Kasama na rito ang kuryente, tubig at pabahay sa lungsod na malubhang napinsala dahil sa pagsalakay ng Maute Group noong 2017. Ipinunto niya na napakahalaga ng supply ng tubig sa lugar kahit limitado ang supply ng kuryente. Ipinaliwanag naman ng OPAMR na nagkaroon lang ng delay sa pagpapatupad ng bulk water supply project ng Local Water Utilities Administration dahil sa legalidad nito. Tinutugunan na ito ng pamahalaan at nangako na rin ng LWUA na tatapusin ang proyekto bago matapos ang taon. Inatasan na rin ng Pangulo ang OPAMR na kausapin ng private landowner sa Marawi na palawigin pa ang kontrata para magamit ang kanilang lupa sa pabahay para sa mga residenteng apektado ng Marawi Siege. Nagpaso na kasi ang kontrata ng mga ito sa nakaraang administrasyon. Nakapaloob sa kontrata ang kasunduan na gagamitin muna ang private land sa loob ng 5 taon habang itinatayo ang mga permanenteng tirahan ng mga residente. Inatasan din ng punong ehekutibo ang Department of Energy na ipagbigay alam sa mga concerned agency ang tungkol sa mga nakabinbing energy projects. Yan ay para mas mapabilis ang proseso ng paglalabas ng mga permit. Inatasan din niya ang DOE na pabilisin ang integration ng application at permitting processes ng lahat ng kanilang proyekto sa ilalim ng Energy Virtual One-Stop Shop o EVOS para mas streamline o mapabilis ang mga energy project application. Ayon sa PCO, nasa 56 energy-related processes mula sa 103 ang na-integrate na sa EVOS mula nang i-roll out ang proyekto noong 2020. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.